Hello po sa mga aking ka-OFW. Yung tatalakayin natin ngayon ay kung paano tayo mag-register ng e-travel. So, kung kayo po ay OFW na pauwi na ng Pilipinas o kaya paalis ng Pilipinas para babalik ng trabaho, so kailangan po nating gumawa ng e-travel para sa ating pag-alis. So kailangan within 72 hours guys bago kayo mag-filled up doon sa website ng etravel.gov.ph guys. Alright, so mayroon akong step by step kung paano gagawin hanggang sa makakuha kayo ng QR code. So yung QR code ang yung ipapakita kasi i-scan ng airlines yun. I-scan nila. Pag wala po kayo niyan, hindi po kayo pwedeng pasampahin ng papasakay ng eroplano. So ang exemption lang po dito ay yung mga foreign passport holders guys. So lahat ng Pilipino, mabata man o matanda, mga OFW especially, ay kailangan nating gumawa ng e-travel pass. So yun guys mga kamaski, bago natin simulan yung ating tutorial guys, paano mag sign up doon sa e-travel, panoorin muna natin ito. Para sa mga aalis at papasok po sa bansa, naglagay na ang NAIA ng mga tablet sa mga lamesa, sa mga terminal bilang tulong sa pag-fill out ng online travel form ng gobyerno. Nakapwesto ito sa check-in counters bago pumasok sa immigration booth. Apat na pahina ang etravel.gov.ph na kailangang punan ng impormasyon tungkol sa personal na detalye tulad po ng inyong pangalan, address at araw ng kapanganakan. Kailangan ding ilagay ang travel details tulad ng layunin ng pag-alis sa bansa, kung turista ba o magtatrabaho at kung anong address ng tutuluyan sa pupuntahang bansa. Libre ang paggamit ng mga tablet na nakalagay sa terminals. At yun mga kamaski, ito na po ang ating step by step ng pag-fill up ng e-travel. Alright, so mga kamaski, ang gagawin lang ay mag-search tayo ng e-travel. .gov.ph sa Google. Ayun, lumabas na ating e-travel, Philippine Travel Information System. So, pipiliin nyo sa under ng register. So, merong dalawa, Philippine Passport Holder or Foreign Passport Holder. So, of course, we choose Philippine Passport Holder. So, travel type, arrival entering to the Philippines. Right? O kung departure ka naman ng, alis ka naman ng Pilipinas, so departure ang ano mo. So, transportation type, air or sea. Alright, so enter nyo yung email address nyo and then re-enter your email address and then continue. Sa baba, nakalagay doon na yes, agree. So, once na-agree ka na and then itik mo yung box, then continue. Yan. So, lalabas na yung continue din sa baba. And then, pagtapos nyan, once na nakindot mo na yung continue, so, mag-start na tayo sa step number 1. So, yan ay hanggang 6. Step number 6. Right? So, personal information. Pipil up nyo yung pangalan nyo, apelyido. Kung may junior ka, lalagyan mo ng junior. Tapos yung tapos lagay mo yung passport number mo. So yung kasarian, kung babae ka o lalaki. Ayan. So yung kasunod ay yung citizenship mo. Of course, lalagay natin ay Filipino. Right? And then country of birth. Then birthday mo, so basta lahat-lahat ng ano guys, pipilapan nyo lang siya. So ipifill nyo lang kung ano yung desired na information na kailangan natin dyan sa e-travel. So hanggang sa mabubuo mo yung hanggang number 6
So, doon sa steps number 5, medyo critical ang paglalagay doon, lalo na doon sa sa tanong ng flight number, sa flight number ng aeroplano. So, kung ayaw tanggapin, huwag nyo na lang ilagay yung 0. So, mostly sa i-fill up nyo, may suggested na siyang nakalagay. Kagaya noon, di ba? May suggested na doon na pag-type mo ng P, lalabas na ay Filipino. So, i-click nyo lang. Pag P, Philippines. Pag country. So, yon. So, under ng work nyo, kung anong klaseng work, so, walang seafarer. Seaman ang nakalagay. Seaman ang nakalagay doon sa online. So, ayan, sa kagaya sa tinype ko kanina, seafarer, hindi lumalabas yung seafarer. Pero nung nag-type ako ng seaman, lumalabas na siya kaagad. So, nakita nyo, nag-type ako ng O. So, mayroon na siyang, kahit OFW nga ang tinype ko, hindi na siya nagbibigay. So, depende sa ano, kasi mayroon siyang suggestion na nandun na siya sa loob. So, nung type ako ng C, seaman lumabas, kiniklik ko lang siya. So, mayroon na agad siyang suggested na sagot, guys. Yan. So, pifill up nyo lang lahat hanggang makarating kayo ng number 6, step number 6. Then, after that, mapuntahan nyo ng number 6, ay i-review na hanggang makarating kayo ng summary. So, i-check nyo muna lahat ng details nyo bago kayo mag-submit. Kasi once na nasubmit nyo na, dapat ma-check nyo muna bago nyo i-submit para tugmang-tugma doon sa QR code nyo. Base doon sa passport na details. Right? So, ayun guys. Nandito na tayo sa address. Right? Nasa address na tayo. And then, sa sinabi ko, na kailangan nyo i-double check hanggang makarating kayo sa last part ng step number 6. Yun. So, kagaya ng work employment, yeah? Yan, C-base, work purpose of travel, either employment or vacation or... So, ayun na kasi sinabi ko sa inyo guys na yung name of airline, kailagay nyo lang din yan. So, yung pati yung seat number nyo, ilalagay nyo kung ano. So, lahat naman nandyan eh. Flight number, seat number. Right. So, ayun, ituloy-tuloy nyo lang hanggang sa matapos yung pag-filled up nyo. Kasi... kailangan talaga yan kasi yun yung kailangan dun sa airlines. Hindi kayo pwedeng mag-board ng airplane hanggang hindi nyo matatapos. So, yun yung number 8, steps number 6, steps number 4. Step number 4 natin. So, destination upon arrival, of course. Yeah, residence. Then, kailangan ng number, guys, ng yung sa contact information nyo. Then, magde-declare tayo ng health declaration. Yeah? So, kailangan nating mag-health declaration kung anong mga lugar ang napuntahan nyo. Ang nilagay ko lang kasi United States of America. So, may suggestion na every sa sinabi ko na mayroong lalabas na ng mga countries. So, choose mo na lang. So, yan. So, pag nag-add ka nyan, automatic na siyang na-fulfill. Yun. So, maraming choices. So, just make it sure lang na correct yung information. United States of America. And then, kasi as of July 2022 yun, no COVID test for vaccination requirement na kasi. Guys, i-double check mo yung summary and then click submit. So once na submitted na siya,
ay automatically magkakaroon na kayo ng QR code. Alright? So, yun. Ito. Yan. Yan ang makikita nyo. So, yun mga kamasi. Kung bago lang kayo sa aking channel, guys, huwag tayong magkalimut mag-subscribe at i-share na rin ang ating videos para marami tayong matulungan at tayo makatulong sa ating kapwa Pilipino at saka sa ating kapwa OFW especially. So, like and share. And of course, don't forget to subscribe my channel, MV Maski BTV, guys.